tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Very nice song. Very nice song to open up our program, no? The story behind the song. So back to Prayer Mountain. Anong ano, story behind the song, ano, Prayer Mountain, Mike? Ako ang background ko kasi talaga is church, sa worship. Yan, so doon ako na, yun yung ano ko ng music, foundation ko ng music. Pero syempre, as a Christian, habang nagmamature ka, mas marami kang tanong, mas nag-deepen yung faith mo, mas nag-deepen din yung mga questions na gusto mong masagot. So last January, nung sinulat ko tong song na to, nagpunta ako sa Prayer Mountain. Mag-isa, ganyan. Tapos, kasi gusto kong makipag-wrestle kay Lord. Gusto kong makipaglinawan. Lord, ano ba? Parang marami kang tanong sa isip mo. So, parang, yun yung story behind the song. Parang gusto ko lang na, Lord, I'm here. Meet me halfway here. Ang dami kong tanong. What on earth am I here for? Yung mga ganong classic tanong. Tapos parang malaya ka lang na iba to lahat yun dun sa Diyos. And, so yun yung story behind the song. Kasi para sa akin, bilang isang tao na kahit anong religion mo, dun sa Diyos mo, dapat yun yung malaya kayong mag-usap. When and how did you start as an artist, as a performer, Mike Maceda? As a performer, ako na I'm more of a songwriter. Mas gusto ko actually na pinaperform ng iba yung song ko. Feeling ko mas na-justify. Pero ako, I started nung bata pa ako kasi medyo laking church ako. So parang every December may mga concert sa amin sa church. Tapos yung mga bata nagpe-perform. So doon ako na ano, nang tuloy-tuloy hanggang sa lumaki na kasanayan na tapos na-discover ko yung talent ko sa songwriting kasi every Father's Day, Mother's Day, kung sino may birthday sa amin, parang, oh Mike, gawa ka ng kanta para sa mga nanay, para sa mga tatay, tapos parang may presentation kami for them. Hanggang sa sineryoso ko na yung songwriting, hanggang sa, yun, nagsusulat na ako ng jingles for politicians, for schools, song theme songs for companies, ganyan. Yeah. So the song is called Solace. Anong kwento nito, Mike? Could you tell? Gumawa ko tong song na to way back 2009. President pa ako ng youth organization namin sa church. So very spiritual ako that time. Pero ginawa ko siya nung panahon na parang babagsak ako nun sa FU. Tapos, syempre, pag-estudyante ka, yung ganong challenge, sobrang parang bigat na bigat ka na. Kasi hindi mo alam paano sasabihin sa parents mo na hindi ka gagraduate. So, parang nung time na yun, isa sa mga lowest point of my life. Pero kasi nung time na yun nga, dahil active ako sa worship team namin sa church, lagi kong sinasabi na ano, madaling maging thankful sa buhay, madaling maging thankful sa Diyos kapag okay yung mga sitwasyon. Pero pagka dadaan ka na dun sa mga hassle na moments, yun na yung challenge. So, challenge ko yung sarili ko na gumawa ng song na, Lord, mag-worship ako sa'yo kahit down na down ako ngayon. So, ginawa ko yung song na yun. And hanggang ngayon, na siya yung parang comfort song ko kapag dumadaan ako sa pagsubok. It reminds me na maging confident dahil meron kang faith na laging pangahawakan na yung love ni Lord ay mag-answer, mamahalin ko yun. It's na memorable sa akin is nagkaroon kami ng isang fundraising concert na all original songs ko. So, nung nakita ko yung mga songs ko na pine-perform ng iba, kasi meron akong halimbawa kantang pang Mother's Day, tapos meron akong kantang pang Lolo at Lola, tapos pe-perform din siya ng mga bata, ganyan. So, nakita ako kung paano na-justify yung song sa iba't ibang performer. Tapos, syempre, nag-perform din ako nun. But yung concert na yun is very memorable sa akin. Santo, sa community din, sa church? Or sa, ito lang to?
sa church din namin. Parang isa siyang event na fundraising concert. Tapos, ayun, that time, we were able, because of that concert, we were able to send mga kabataan na, ano, na for free dun sa isang parang camp na in-organize namin, parang gano'n. Kasi, yung kinikita dun, yun namin ilalagay para makapag-sponsor ng mga youth. Being a solo performer, ikaw na tumutugtog, ikaw pa kumakanta at the same time, would you wish to be you know, rather have another person to join you as a duo at least, or even as a band para medyo masaloka or something, or would you rather prefer na mas, siyempre kung ikaw lang inintindi mo sarili mo, mas madali sigurong gumalaw, pero in terms of music medyo challenging kahit kang nag-iisa eh. Actually, it's a struggle. Inggit na inggit ako dun sa mga banda na nagkakasundo sila ng matagal sa isang genre, tapos yung pag-evolve nung taste nila is nakakasama-sama pa rin sila. Kasi tingin ko yung struggle, dahil nga yung genre ko is sobrang open. I can write from hardcore to super pop. Gusto ko siyang ma-execute ng mga ganun. Kaya minsan parang nagsettle ako sa sarili ko na I can be a solo artist, and then kung ito yung song, hanap ako ng mga artist na ito yung trip, parang ganun, to collaborate with people. Parang yun yung parang long-term goal ko, kung mag-release ako na album, ganun, parang solo artist tapos iba't ibang musicians, para hindi ko rin nadadrag kung magpipilit ako na magsama sa akin ng banda, hindi ko sila madadrag pag hindi nila taste yung gusto ko, parang ganun. Yun yung struggle ko actually. Tapos hindi na hindi ako sa mga banda na pagkasundo sila ng matagal sa isang music. How many of your entire song archive are actually still on archive mode? Meron akong list na ginagawa. Every time na makakasulat ako ng kanta dati, inaano ko, almost 200, lagpas 100 wow. na. Tapos ngayon, hindi ko na siya namomonitor. Kasi maya't maya lang, parang automatic lang yung song na... Meron nga akong ginagawang exercise, yung 5 random words. May napanood kasi ako na parang show ni Junji Marcelo sa YouTube na meron silang 5-minute songwriting. Ako naman, parang ginaya ko yung thought na 5 random words. So nagme-message ako sa mga kaibigan ko, bigyan mo ako ng 5 random words, tapos gagawin kong song. Ang challenge ko dun sa sarili ko, gawin ko siya sa pinakamabilis na kaya ko, ganyan. And hanggang yun na, kasi may yung mentor ko dati, sabi niya sa akin, kung gusto mong gumaling sa pagsusulat, practicing mo siya every day, parang sa gitara. Hindi ka gagaling maggitara lang kung tuwing nasa mood ka lang maggitara. So gawin mo siyang language. So in-adapt ko yun. Gusto ko actually yung parang automatic na siyang lumalabas yung tono at music. Parang flip-top na, di ba? Parang automatic, nag-rap sila, yun na yung language nila. Yun yung goal ko for myself. Kaya consciously, everyday talaga nagsusulat ako ng song hanggang sa naging automatic na. Tapos, yung question mo na kung ilan na, siguro 95% nasa archive lang. Hindi ko pa hindi ko siya mailabas. Tapos, yung mga songs naman na professionally recorded, kasi nga, rumaraket din ako sa mga company, sa mga politicians. Yun yung mga, kasi may budget, ganyan. So, professionally recorded siya. Tapos, pag merong mga lumalapit sa akin para magpagawa ng song, so, yun, professionally recorded siya. Yung iba nasa YouTube, kasi meron akong friend na dati, manager ng South Border, tapos nag-manage siya ng mga bata. Naglabas sila ng album, kumuha siya sa akin ng 2 songs. Nanghiram siya ng songs, tapos yun, professionally recorded yun. Yung iba nasa YouTube naman, mga siguro 5 song, yung 5, 3 to 5, yung nasa YouTube na professionally recorded. Pero hindi ako yung nagpe-perform, ako lang yung songwriter. Right. Thank you. I like that song, ha? Ang ganda ng ano niya, lyrics niya, yung tune niya, yung chorus and everything. Fourth song, ang gusto ko lang kasi sabihin, Mike, is that we are here at NAPALM, as you know, we are really supporting alternative music, not the mainstream music. Ang tawag nga nila nung when I asked what is the proper definition, sinabi nila
sa akin sa music industry, these are the artists called unpublished. Kasi daw yung mainstream, yung mga meron ng recording contracts, meron ng mga recording labels, under them may mga machineries na to promote them. Yun yung published artist. So in this case, ang mga alternative Pinoy pala is called unpublished. So that's what that is what NAPALM is trying to support, the unpublished artist. And with it's actually my proposal song. Di ba minsan pag magpo-propose ka, yayayain mo ulit siya sa another, kahit sobrang tagal niya na, pag magpo-propose ka na sa babae, it's another tough decision kasi niyayaya mo ulit siya sa another level of uncertainty. Kasi kahit sobrang smooth yung relationship mo, 10 years na kayo, pero pag mag-aasawa na kayo, another level of uncertainty mo na naman siya yayayain. So parang yun yung proposal song ko sa dapat. So, ibig sabihin, hindi mo pa nagamit to? Hindi ba? Kaya lilipad tayo sa kawalan, parang gano'n. Kung magdilim, pagbibigang magdilim. Kasi gusto ko invite siya to another level of entertainment. Mahalin nyo lang yung craft. Mahalin nyo lang yung music. May nabasa ako dati, parang sabi doon sa statement, yung music daw pwede kanyang dalhin sa pagyaman o pagiging successful. Kaya kanyang someday mabigyan ng mga awards, kilalanin. Pwedeng mangyari sa iyon. Or pwedeng yung music din, wala lang. Wala kang marating sa music. Talagang music, yun na siya. Pero sabi niya, mahalin mo pa rin yung music kasi music is in itself a reward. So tumatak siya sa akin. So yun yung pinangahawakan ko. Music, parang mahalin mo siya ng wagas na wala kang hinihinging kapalit. Kasi mas may enjoy mo siya pagka napalalim mo rin siya eh. Parang hindi mo siya may enjoy ng parang nilalaro-laro mo lang siya. Mas may enjoy mo yung music kapag ginalingan mo rin, pre-practice mo, dinidib mo. So, ayun, kahit wala ka pang marating sa music, yung music mismo in itself, sobrang malaking reward na siya. So, mahalin nyo lang yung music. Yun lang yung words na advice ko. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.